Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, another edition po para sa aking cooking serie, my own kitchen recipe, tara, luto tayo. This time, meron po akong in-invite na magluluto po sa atin ng isang simple recipe na kadalasan po natin nakikita sa mga handaan kapag may okasyon o kahit sa ating pong bahay na pinagsasaluhan po ng ating pong pamilya. Ito ay karaniwan din nating nakikita sa mga restaurant na ino-order po ng ating po mga customers o yung mga kumakain po. So, in-invite ko po ang aking pong tita na isa po sa mga nagiging cook po namin kapag po may mga handaan po kami dito. Ayan. Ito po ang aking tita po. Hi! Siya po ang magluluto. Very simple recipe lang po today. Ito ay actually request po ng isa po sa mga followers ko at sabi nga ay baka pwedeng ipakita kung paano pagluluto ng sotanghon canton bisado na pansit. Ayan. Ito na tayo, mag-start na tayo. Ano yung mga kailangan tita sa ano? Okay. Sa sotanghon bisado. Okay. Sotanghon bisado with canton. Ito po mga simple lang po ito. Chicken breast, tapos meron tayo dito mga condiments, halo-halo, tapos carrots, yung typical carrots, yung pagluluto ng pansit, nakikita nyo naman, di ba? Tapos meron tayo dito mga pityam, at saka squid ball, tapos repolyo, tapos napakasimple lang po. Ayan. Ito po kasi tita ko na to, pag nagluto to, talaga namang barikados to eh. Halos hindi mo na makita yung pansit eh. Tadami ng mga ingredients. Pero talaga namang napakasarap. Ayan. So start na po tayo sa ating pong pagkigisa. Okay. Dalhin ko pa lang doon guys. O, sa transfer tayo dito. Dito tayo sa kitchen. Ayan. Ayan na po ang kawali. Makikigamit po kami ng kusina po ng aking pong biyenan. Tumugod na naman po ako dito sa kabilang bahay. Everything is well. Masarap to. Pwede lang ipa-deliver dyan. At titikman nyo, masarap talaga. Request to ng isa pong follower po sa akin pong YouTube channel. Ay matagal na siyang nasa abroad. Minsan ay nalilimutan na niya yung tamang pagluluto. Ayan. Sinindihan na yung kalan. Add na tayo ng oil. Cooking oil. Lagyan ng mantika. Yes. Lulutuin muna natin po ito. Igisa pa lang talagang kailangan mahusay na, no? Kasi minsan pag di raw marunong mag-isa ng mga, ang pagluluto, ang technique dyan para masarap. Hindi ka nagmamadali. Oo, nasa pagsasangkot siya. Kailangan mo ng oras. May mga handaan kami. Isa siya sa mga chef namin dito. Hindi naman siya. Ayan. Isa siya sa mga nagluluto dito. Yan, nilagay na po niya yung titiyam at saka yung sweet ball para medyo maluto. Yes. Saka ang apoy, huwag masyadong malakta. Kasi totong. Halalay lang, halalay. Kaya pag ihahalo ko na siya din, dito ko na siya sa manapin para open siya. Pahalo mo mahili. Diba? Ayun dyan, gigisa lang yung mga ingredients. Pag tayo magpapakulo na, dito naman sa kapila. Nalagay na doon. Yes. Ayan ha. Narinig nyo ha. May mga ano pa ha. Mga proseso ng pagluluto, ng pancit. Kasi, pag inubos mo siya dyan lahat, ang tendency niya, hindi mo makakalong maigi. Diba? At yung iba naman, nagkakadyatakot-tako na. Kaya, kailangan natin ang malaki-laki talaga. Kaya nga, sabi, ang pagluluto ay may kasamang pagmamahal. Okay. Saka, pero totoo ba yung tita kapag yung emosyon mo nag-iiba rin ang lasa ng niluluto? Ay, correct. Dapat pag nagluluto pa, you have to be happy. Masaya ka. Ini-enjoy mo yung ginagawa mo. Diba? Huwag yung nagluluto ka na kasi malat ka. Eh, hindi masarap ang naaapekto ang ba? Uy! Dapat. Ito pa lang eh. Ang laki-laki ang ano na.
ba? Konting oras pa. Tapos si Tapan. Ayan. Pumuputok na. O ayan, okay na yung kikiam at saka yung sweet corn. Lalaman mo naman pag medyo luto na dahil pumuputok na siya. Yes. Ngayon, magigisa na tayo. So, magigisa na ng sibuyas at bawang. Ayan. Bakit yung iba't na iniuna yung ano? Inuuna ang sibuyas sa bawang. Ano kanya-kanya technique niya? Ah. Ako kasi gusto ko mas mauna yung bawang. Huwag mo lang siyang masyadong ano. Para pantayang ano niya. Kasi mabango ang bawang pag medyo ano na eh, di ba? Lali lang naman yan. Ayan, tumulod na yung sibuyas. Yung part ng chicken, breast talaga yung laman. Para hindi siya mabuto. Madali lang siyang prepare. Yan, yung chicken na yung sinunod. Too much ingredients. Yan, actually sabi ni Tita, mas masarap palalo kung may chicken liver. Yes. Ayan, kaya lang wala tayong nakita ng chicken liver. Sahog pa lang yan. Wala pa yung pansit yan. Oo. Kaya hindi kaya, di ba? Yan palang ulam na. Hindi kaya. Ayun, narinig nyo ha. Mga cooking tips. Ayan. Ang repolyo may istorya. Hindi basta-basta inihahalo. Basta-basta inihahalo. Ayan, nilagay na po ang Baguio beans. Na inutos ko sa anak ko na pumunta pa ata sa Baguio. At ang tagal bago nakabalik. Nilagay na rin yung kimchi. Ano po, nagkakatas na siya. Wow, ang sarap. Yan palang ulam na. Ito palang nagkakatas na siya. May tubig-tubig na. Ayan. Parang lumalabas yung mga sarili nilang mga mantika. Yes. Ayan lang natin siya. Ang sosyal ng mga toyo dito. Ayun. O, kami na mag-tuto din siya. Ano? Ano yung gulay? Yan na yung oyster sauce. Wala pang tikim yan, ha? Puro pa. Hindi ko pa tinitikman yan, ha? Ang sarap ng amoy. Wala siyang tikim-tikim. Day-day na. Tikim tayo. Asin yan, wala asin. Oh, wala pa pong mga, wala pang ilagay na asin dyan, ha? Oyster sauce pa lang yan. Yung toyo. Ayan, paminta. Magic sarap. Wala pa yung timpla ng asin. Oh, taste mo may. Sakto na siya kagad, yung lasa. Sige, patayin mo muna tapos mag-prepare tayo naman. So, ayan. Dan na ang gulay na panahog. Ito naman po siya ng isa pa pong mas malaking kawali at nilagay yung broth. Chicken broth. Ayan. Yan talaga palang strategy at diskarte at ano sa pagluluto talaga. Nag-add siya ng chicken bouillon dyan na dalawa. Yung sa chicken broth. Nilagay natin yung pan. Naglagay ng pamintang duro. So, dalawa rin ulit. Ayun nga, tatanong ko nga pala yun, bakit yes. Yung iba ay binababad ang sotag mun? Alam mo ang una nga dyan, ang unang, kaya pangit binababad, unang-una madaling masira, madaling makalis. Ayun. Kaya huwag kang mag... Kasi yung tubig, correct. lalo siyang naglalabas ng tubig. Naglalabsa siya. Oo, kaya mas maganda na yung natural na tubig niya ang lumabas. Ang maganda dyan, dadagdagan mo na lang siya ng broth, yung sa pinakulo. Ayun.
Kasi yung iba naman ang reason ay para hindi na matagalan. Sa pagpapalambot. Kahit anong klaseng pansit na lutuin mo, huwag mong yung bihon, ang iba diba binabasa yan, binababad. Kasi syempre habang niluluto mo naman at habang tumatagal siya sa ano, naluluto na rin. Diba? Pag hinango mo siya din, lalo rin siya naluluto. Para siyang lumalapsa naman kung bababad na sa tubig. Lalo pag marami ang niluto mo, ay... Ang syrup! Ang a little bit of salt. Yan, mga kaibigan. Ngayon pa lang po maglalagay ng patis. Patis ba? O, so, yes. Mas masarap patis, diba? Hindi siya asin, patis talaga. Yes. Kasi ang patis, malasa. Yan ang salt ng hon. Nauna na siyang inilagay. Dahil, mas matagal lumambot. Saktong-sakto. Yan, sinunod na po ang kanton. Kasi yung kanton, may maalat na rin ang lasa niyan. Eh, no? Kaya hindi ka talaga dapat basta maglalagay din ng asin. Pag nahalo mo na, saka maglalagyan kung kailangan pang lagyan. Ayan na yung mga gulay. Lalagay na. Kaya naman pala dito sa akin. Ng ating pong gulay, parang naging toppings na siya. Sarap. Ayan po, we're done. Ayan. Tapos na. Tapos na tayo so, tanghon, kanton, pisado. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang tikiman. Tikiman tayo. Okay, ikaw muna mauna nagtitik. Oo, tingnan nyo. Ang sarap. Laga na kamay ang mabuhay. Tingin pa lang, busog ka na. How is it, tita? Hindi makapagsalita sa sarap. Ayan. Diba mga kamami, sobrang saya kapag tayo ay nasa cooking serye ng ating pong channel. Dahil karamihan po sa ating pong mga nanay ay talagang inaalam yung tamang pagluluto ng mga bawat recipe na inihahanda natin sa ating pong pamilya. At meron tayong isang natatanging mga kasama na talaga naman may kahusayan sa pagluluto. Tayo ay tagatikim lamang. Ayan, tikiman time. Siyempre, ang kapartner ng pansit ay puto. Ayan. Kain na tayo. Ayan, tikitim na tayo. At pabibig, ang bata, hindi makalantay. Ang sarap. Look lang! Ano ka na? Ano ka na siya? Ay, hindi ka na! Wawa mo! Bata, hindi makapag-antay. Hindi siya na kumain. Hindi, walang tikiman niya. Ito mo kanina. Wala asin yan. Hindi ako naglagay ng asin. Paborito din ang ano. Ayan. Kasama natin si Madam Chef. Ayan. Thank you sa dinner. That's it po mga guys. Simpleng pansit but yummy. Bonggang bongga ang lasa ng pansit. Sa dan pa naman na Ricardo. Hindi pa po yan nalagyan ng asin. Yeah. Saktong-sakto na po ang lasa.
Yung gulay pa lang na nilagay ay ulam na. Pero kung pati talaga dito, gano'y napag-pancit bihon. Nihira ka lang talaga makakakita na nagluluto ng pancit bihon na sakto ng lasa. Karamihan na natitikmang kung pancit bihon matabang. Yes. Ang sarap. Ayan. Thank you so much po sa panonood po sa aking YouTube channel para po sa another edition po ng ating pong cooking series sa aking pong My Own Kitchen Recipe. Tara, luto tayo with my Tita Faye. Hi guys. Yeah. Hoy. Nanoy. Hello, Nanoy. Justa, say hi. 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 Ayan, ang aming prinsipe. Paano kasi? Wow, mega smile. Ooh, nasa rupan siya. Mega smile. Hi. Hello. Nasa mood siya. Minsan lang po yan. Minsan lang po mangyari yan. Kasi nga. Talaga namang nasa harapan siya ng camera at nag-enjoy. Talaga nakasmile siya talaga. Kasi nga, nag-enjoy siya sa food. Saya-saya, di ba? Meron kayong libre. May bonus kayo galing sa prinsipe namin. Hindi lang pihira. Ngayon lang yan, nag-say hi sa camera. Ano naman po nating serye ulit na cooking time para po sa akin po My Own Kitchen Recipe. Tara, luto tayo. Para makapag-invite nila tayo at maimbitahan po ulit natin ang aking kitchen staff. Iba naman po ulit. Kasi usually ang mga pansit po ay sinaserve yan pagka pandagdag lang po sa mga handaan. Kasabay ng mga iba't ibang klase ng mga putahe. Minsan ito'y sinisurvey na natin sa kahayat at snack, diba? Talagang pagluluto ng pansit ay talagang kailangan. Baby na. Sakto-sakto ang lasa. Tamang alat, hindi siya mataba. Kapag nilagyan mo siya ng kalamansi ay lalo siya mataba. Lalo mapapa. So ito po, dekados pa lang, solid na. Wala po puto yan. Pansit pa lang. Sobrang sarap. Yan. Hanggang sa susunod po, sana po ay manood pa rin po kayo at patuloy niyo pong suportahan po ang aking pong channel. Until my next vlog, thank you so much po. Ingat po kayo palagi. God bless. Happy lang. And bye-bye.